Next topic natin is graphing. Polynomials. Ito kung nanood kayo sa YouTube ko, makikita niyo na yung process natin dito. So generally, I made 4 steps. Okay? So you have 4 steps. 1, 2, 3, and 4. Sino nanood sa YouTube? Ano yung first step natin? What is the first step? Find the zeros po. Very good. Find the zeros. Find the zeros. So, sabi ko, di ba, yung zeros, anong other word for zeros, pwedeng roots, pwedeng x-intercepts, okay? So, it's either of those three. Roots, zeros, or x-intercepts. So, huwag kayo malilito pag iba yung nasabi ko, ha? So, zeros, roots, x-intercept, those three are the same. Next, step number two, we have to find the y-intercept. Very good, y-intercept. And third step will be leading coefficient. Okay, leading coefficient test or yung padaliin na lang natin. Ito yung nature of the graph. Sige, padaliin na lang natin. Nature of the graph. Yung itsura niya. Okay? Then, last step natin is yung XY table or plot other points. Okay, so try natin siya. Subukan natin. Let's have, for example, f of x is equal to x squared minus 6x plus 9. Now, step 1 tayo. Ano yung step 1 natin? Find the 0. So, anong gagawin natin? Equate natin to. Yung f of x, equate natin sa 0. Si y-intercept naman, yung x yung equate sa 0. Okay? Tatandaan yan. So, sa number 1, f of x daw, papalitan natin ng 0. So, 0 is equal to x squared minus 6x plus 9. Then, what we're going to do is to factor or find x. So, sa finding x, marami tayong paraan. We can factor. We can use special products. Kung part siya ng special products, ha, not necessarily all the time ito. We can use the quadratic formula. Ito ginagamit yung quadratic formula kapag quadratic yung ating function. Quadratic formula. Pwede din yung alternative method. Sino na nakapakinig dun sa alternative method? Ako po, pero di pa po. Ako po, pero hindi ko pa parang gets po. Okay. So medyo ano kasi kakaiba siya, hindi siya tinuturo sa normal na high school setting. Kasi ano lang siya, 2017 lang ata siya na finalize. May mga ituturo ko din siya. Okay, ituturo ko din siya. Okay. So pwede nating gawin dito x squared minus 6x plus 9, pwede natin siyang ito, gamitan na muna natin siya ng special products. Okay. So this is equivalent to x minus 3 times x minus 3. Then, ang gagawin natin, equate natin bawat isa sa 0. So, meron tayong unang x minus 3 is equal to 0. Tapos, meron tayong pangalawa na x minus 3 equal to 0. So, pag nilipat natin yung negative 3 sa kabila, meron tayong lalabas na x is equal to 3. Tsaka x equals to 3. So, nakita nyo ilang beses lumabas yung 3? Dalawa po. Dalawa. So, kapag madaming beses lumabas, yung iisang number, ang tawag natin doon sa graphing is multiplicity. Multiplicity. Yan. So, ito, kung ilang beses siya lumabas, ayun yung multiplicity niya. So, ibig sabihin, meron tayong x is equal to 3, multiplicity niya is 2. Kasi dalawang beses siyang lumabas. So, kung tatlong beses naman lumabas yung isang number, sasabihin mo yung x equals kung ano man number na yun, multiplicity, kung ilang beses siya lumabas. Okay, ngayon, ano yung purpose ng multiplicity na yan? The main purpose of multiplicity is to know kung nagtatouch ba or nagcross yung ating graph. So, for example, ayan, we have a Cartesian plane.
this one, this is called, ayan, nakita nyo, tumagos siya, lumagpas siya sa x-axis. Ayan. So, this is called crossing. Crossing. So, ito ay nangyayari kapag meron tayong odd multiplicity. Okay? Meron naman din tayong second case, which is called touching. So, ibig sabihin, nag-touch lang siya, hindi siya lumagpas. This is called touching. Dahil nangyari ito kapag even yung ating multiplicity. Tatandaan niyo yan, ha? Kasi mahalaga yan sa graphing. So, for example, kapag wala nakalagay, isang base lang lumabas, automatic multiplicity nun is 1. Pag 1 multiplicity, that is odd. So, ibig sabihin, it will cross the graph. Ayun siya. Next, step number 2. Step number 2 na tayo. So, yan siya. Ibig sabihin, ito pala, balikan natin. X, yung x equals 3, multiplicity niya 2, ibig sabihin, magta-touch ba siya or magko-cross na sa x-axis? Magta-touch po. Very good. Magta-touch lang. So, ibig sabihin, tatamaan lang niya yung x equals 3 pero babalik din siya sa kung saan siya nanggaling. Okay? So, ibig sabihin, this will only touch. So, mamaya magagamit natin yung touching-touching na yan. Number 2, find the y-intercept. Lahat ng x, papalitan natin ng 0. So, using the original function, we have ito, 0 squared and yung sa x squared minus 6 times 0 plus 9 is equal to f of x. Tatandaan ninyo yung f of x is equal to y, ha? Then, ito, simplify natin. We have 0 minus 0 plus 9. So, we will have 9 is equal to f of x. Now, this is our y-intercept. So, ibig sabihin, ayan yung tatamaan ng graph sa y. So, ibig sabihin, convert natin siya into coordinate. Ayan, 0, 9. Ito naman, 3, 0. Natatandaan po yung format ng ating coordinates. Ang coordinate natin can be written as x, y. Okay? This is a point in the graph. Next, step number 3. Magawa tayo ng bagong whiteboard. Step number 3. Step number 3 natin, this is the nature of the graph. Madaming nangyayari dito, nature of the graph. So, meron tayo yung leading coefficient test. Leading coefficient. Meron din tayo nung tawag dito. Transformation, yung shifting, reflecting, ayan, wait lang, ano pa. We also have, end behavior, nakalimutan ko, end behavior, nasa dulo ng dila, end behavior. So, ito lang yung hanapin na lang natin, end behavior, end yan, dulo, end behavior. Okay, so yan, diniscuss ko to, sa gamit yung PDF pero ngayon i-drawing na lang natin. So una, ito muna, end behavior muna tayo. Okay, so yung end behavior natin, it depends, okay, sa type ng function natin. Okay, so drawing natin. We have certain types of function. We have first the constant function. Pag sinabi natin constant, this is x raised to 0, okay? So at natin x raised to 0. Next, we have linear. Drawing muna pala natin. So, yung constant, ang itsura ng graph niya, ito yung Cartesian plane. Ang itsura ng graph ng constant function is ganyan. Horizontal line. Okay. Next, we have yung ating linear function. N yan na, N. Linear. This is x raised to 1. So, yung graph niya, itsura will be slanting. It's either ganyan or. Pwedeng maging ganito yung itsura. So, it depends, ha?
Kapag ito, itong orange, this is for positive. Positive leading coefficient. Ito namang pink, that is for negative leading coefficient. So, i-discuss din natin leading coefficients right after this one. Alin yung zero? Iyan. Next, we have quadratic. Okay, ngayon, anong itsura ni quadratic? Ay, ano pala yung ano niya? Highest exponent is 2, x squared. Okay? Then, ang itsura ng kanyang graph will be a curve. Curve siya, ha? Curve. Curve. Yan siya. This is for positive ulit, ha? Yung orange natin is for positive. Pag positive yung leading coefficient. Yung pink naman, that is for negative leading coefficient. Yan. Next, we have cubic functions. For cubic, this is x raised to 3. Highest exponent niya, x raised to 3. Now, anong itsura ni cubic? Meron siyang 2 turning points. Okay? First one, ganito yung itsura niya. Sa itsura ni cubic, ang pagpasa. 3. Okay. Yun yan si cubic. This is for positive. Pag negative naman siya, pabaliktad. Okay. Kung mapapansin ninyo, ayan. Meron tayong tinatawag na turning points. Ano yung turning points natin? So, turning points. Ayan yung nag-curve yung graph natin. So, kung mapapansin nyo, this can be computed by n minus 1. Whereas, yung n natin yung highest exponent. Sa x raised to n. Ayan, n minus 1. So, ito. Tingnan nyo yung quadratic. Highest exponent niya is 2. So, 2 minus 1. Meron siyang 1 turning point. So, yung turning point niya, ito yung curve. Itong curve na part. That is called a turning point. For linear, tingnan nyo, 1 minus 1, 0. So, wala siyang turning point. Ibig sabihin, tuwid lang siya. Next, for cubic, x raised to 3. So, 3 minus 1, that is 2 turning points. So, we have here, first turning point, then another turning point. So, meron tayong unang curve dito, tapos nag-curve siya ulit. Binawi niya. Okay, so those are turning points. Now, dagdagan pa natin, ang dalawa pa, we have quartic. For quartic, this is x raised to 4. And for quintic, x raised to 5. So, quintic. X raised to 5. Yan. Magsabay na natin siyang i-drawing. So, ito yung itsura, nature ng graph niya. Okay, so for quartic, ganito ang itsura niya. We have 3 turning points dyan. 1, 2, 3. This is for positive. Now, for negative naman, mag-flip lang siya pababa. Mag-open downwards. That is for negative. Next, for quintic, we have 4 turning points. Madami na siya. 4 turning points. So, we have 1, 2, 3, 4. Yan, turning points. So, 1, 2, 3, 4 turning points. Okay? So, mukha na siyang bulate. Kasi the more na tumataas yung exponent, the more na dumadami yung bali niya. Yun yung tatandaan nyo. Next, for negative, we have 1, 2, 3, 4. Ah, yan. Kung mapapansin nyo, nilagay ko na rin kasi yung sign ng mga sa leading coefficients nila. Okay, sa leading coefficient test kasi, malalaman natin diyan kung saan nag-rise or nag-open yung isang graph. Balikan natin itong linear. Yung linear natin, kapag positive yung leading coefficient, rises to the right.
Yan, rises to the right siya. Kapag naman negative, falls to the right. Nalalaglag siya sa right, to the right. Ito siya, oh. Ito. Pababa siya, pababa. Kapag negative, yung leading coefficient. Kapag positive, yung leading coefficient rises, ibig sabihin pataas. Okay? Oh, tatandaan nyo lang dyan, kapag add, yung exponent natin, meron tayong rising and falling. Kapag even naman, opening yung tawag. Even. So, it's either upward or downwards. Upwards or downwards. Up or down. Yun lang choices kay even. Tingnan natin si quadratic, even yung 2, di ba? So, kung positive yung leading coefficient niya, it opens upwards. Kapag negative yung leading coefficient, it opens downward. Si cubic, add siya. So, ibig sabihin, rising and falling. Si positive, rises to the right. Si negative, falls to the right. Si quartic, that is an even, so opens upward kapag positive and opens downward kapag negative. Si quintic, that is an odd, so rises to the right and falls to the right. Okay, so yun lang siya. So yung end behavior natin, yan siya. And leading coefficient. Pinagsama ko na siya. Nagets ba yung step number 3? Nagets ba? Nagets? Okay, so yung sinosolve natin, step number 3 tayo. Nature of the graph niya, ano yung leading exponent? We have 2. So ibig sabihin, quadratic. Diba? Tapos positive o negative yung leading coefficient, yun nandiyan rito. Pag wala nakalagay, that is positive. So ibig sabihin, it opens upward. Okay, kasi quadratic, opening yan. Tapos positive, upward or downward lang naman. Ito siya. Kuha? Gets ba? So, yung general na itsura niya dapat pa ganyan. Sir, okay. Matinong po ako. Yes, yes. Sir, matinong po ako. Okay. Paano po kung may number po yung highest, yung highest exponent po? Paano po kung may number? Kapag may number, ayun yung sinasabi ko sa shifting. Ayun, shrinking and expanding. Shrinking and... Ang tawag doon? Basta yun yung tataba o papayat yung graph. Hindi pa ba naturo sa inyo yun? Kasi hindi naman natin sa kailangan ngayon, actually. Pero kasi kung may number yung coefficient, ayun yung sa coefficient, kasama yun sa leading coefficient kasi. So for example, 3x squared, di ba? Kasi kapag ito ay higher, kapag whole number, ibig sabihin, shrink. Ibig sabihin, tataas. Shrinking. Kapag ganyan siya. Gaganyan siya. Ito yung normal niya. Normal na parabola. Kapag naman, kunyari, oh, 1/2 x squared. Tataba siya. Gaganyan siya. Nakalimutan ko yung tamang term. Expanding ata. Yun. Gaganyan siya. Tataba. Actually, kasi ito hindi naman kailangan natin ngayon. Kaya hindi ko na siya tinuro. Pero, malalaman nyo din siya in due time. Okay? So, pwede na tayong mag-graph. Kasi una muna tayo, 3.5 natin. Step 3.5 is graph muna natin bago tayo mag-XY table. Para alam natin kung sino yung mga kukuhanan natin ng numbers. So, take note nyo si 3-0, multiplicity 2, si 0-9, tsaka yung itsura ng ating graph. Graph tayo. Okay. Okay. Now, ano yung mga points natin? We have 3-0. This is our x-intercept. We have 0-9, which is our y-intercept. Tapos yung ating general na shape. So, plot natin. We have here. So, 3-0 dito. Next, we have 0-9. 1. Dagan natin.
You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 9. So, ano yung mga pwede natin kuhanan na numbers? Yung mga katabi lang niya sa left or right. So, yung katabi niya dito, ito. 1, 2. 1, 2. So, meron tayong 1, 2, 4, and 5. So, kuha tayo ng, gawa tayo ng XY table. This is step number 4. Step number 4, XY table. So, ang gagawin natin, 1, 2, 4, and 5. So, balikan natin, ano yung function natin? X squared minus 6, X plus 9. So, ang gagawin lang natin dyan, substitute lang natin yung mga values ng X kay X. So, una, we have 1. So, F of 1 muna ha, F of 1. So, you have 1 squared minus 6 times 1 plus 9. We will have 1 minus 6 plus 9. That is positive 4. So, mayroon kang susulat dito na 4. Next, F of 2. We have 2 squared minus 6 times 2 plus 9. So, we have 4 minus 12 plus 9. So, we have 1. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? 4 minus 12 is negative 8 plus 9, 1. Next, F of 4 tayo. We have 4 squared minus 6 times 4 plus 9. So we have 16 minus 24 plus 9. So we have negative 8 plus 9. We have 1. Next, we have F of 5. So we have 5 squared minus 6 times 5 plus 9. So we have 25 minus 30 plus 9. We have 4. Ayan, tama, 4. So yan, ipa-plot na lang natin siya ngayon. So we have 1, 4. 1. Tapat ng 1. Tapos, tapat niya sa 4, sa y. So, dito yung 1, 4. Don't forget to write yung katapat niya na number, ha? Next, we have 2, 1. Dito yung 2, 1. Susulat niyo yung coordinate. Next, we have 4, 1. So, ito, 4, 1. Erase nga natin. Ay, sorry. Write na lang natin. Ay, sorry. Ay, okay. Yan. Okay, so meron tayong 1, 4, tapos meron tayong 2, 1. Ito, sulit natin. 2, 1. 2, 1. Yan. Next, we have 4, 1. Dito yung 4, 1. 4, 1. And last, you have 5, 4. 1, 2, 4, 5, 4. Tapos yan, connect the dots na lang. So, kukonnect mo lang siya. Ganito dapat yung itsura niya. So, connect the dots. Sabi dito, di ba, itong 3 na to, multiplicity 1. So, ibig sabihin, magta-touch lang siya, hindi siya lalagpas. Ibig sabihin, tatouch siya lang yung 3, babalik na rin siya. Iyon yung kahalagahan ng multiplicity. So now, ayan yung itsura ng graph natin. Ayan, ganyan siya. Kuha, this is x squared minus 6x plus 9. Gets ba? Gets? Game. Step number 1 is to find the 0. So equate natin siya sa 0. X squared plus 4x plus 4. So, meron tayong, anong factor niyan? X plus 2 times X plus 2. So, equate natin both sa 0, tigisa. So, we have X plus 2 is equal to 0. Lipat sa kabila, meron tayong X is equal to negative 2. So, naman X plus 2 din is equal to 0. X equals negative 2 din. So, ibig sabihin yung X equals negative 2, ilan ang multiplicity? Multiplicity 2. Now we have to find the y intercept. So we have x lahat ng x papalitan natin ng 0. So meron tayong 0 squared plus 4 times 0 plus 4. So meron tayong 4 is equal to f of x, ay g of x rather. Okay.
So, ano yung mga points niya na involved? So, meron tayong dito negative 2, 0. Tsaka meron tayong 0, 4. Step number 3, ano yung nature? We have an even. So, ibig sabihin, open. Open. So, we have positive. So, ibig sabihin, upward. So, pag ganyan yung itsura niya. So, now we can graph. Graph na natin siya. Okay, so plot tayo. Plot natin. Una yung negative 2, 0 dito. Negative 2, 0. Multiplicity 2, ibig sabihin it only touches. Di ba? Touches lang to. So, ibig sabihin, pwedeng pag ganyan, babalik lang siya. Okay? Next, you have 0, 4. Ito, 0, 4. So, ano yung mga pwede natin kunin? We have dito, negative 1, negative 3, tsaka negative 4. Gawa tayo ng step number 4, xy table natin. Ano yung kukunin natin? We have negative 1, negative 3, and negative 4. So, now, substitute natin. First, we have negative 1, so negative 1, quantity squared. Plus 4 times negative 1 plus 4. So, meron kang 1 minus 4 plus 4. Meron kang 1. Next, negative 3. Negative 3 squared plus 4 times negative 3 plus 4. So, we have here 9 minus 12 plus 4. Meron kang 1. Tama ba? Okay, last. We have negative 4 quantity squared. Plus 4 times negative 4 plus 4. So we have 16 minus 16 plus 4. We have 4. So ngayon, paplot na natin yung points. We have here negative 1, 1. Dito. Negative 1, 1. Next, we have negative 3, 1. Dito. And lastly, we have negative 4, 4. Then, connect the dots. Okay, so that is our function x squared plus 4x plus 4. Okay, kuha ba? Kuha? Nagets? Step number 1. Find the 0. So, equate natin sa 0, 2x squared minus 10x plus 12. So, meron tayong 2 times x squared minus 5x plus 12. Plus 6 rather. Then, factor natin to. Meron tayong 2 times x minus 3 tsaka x minus 2. Tama ba? So, equate natin to sa 0. Equate sa 0. So, meron kang x minus 3 is equal to 0 at x minus 2 is equal to 0. So, ito lalabas x is equal to 3. This naman lalabas x equals 2. So, meron silang multiplicity na 1. Tig 1 lang sila. So, ibig sabihin, they will cross. Cross yan. Tatawid sila dun sa x-axis. So, step number 2, y-intercept. Equate natin sa 0 yung x. So, meron kang f of x is equal to 2 times 0 squared minus 10x. Ay, sorry. Tatanggalin na x. Minus 10 times 0 plus 12. So, meron kang 12. So, ibig sabihin, ito yung ating y-intercept. Okay. Next, step number 3. O, tingnan nyo. Highest exponent is uneven. So, ibig sabihin, opens. Tapos, ito. Coefficient, is it positive or negative? Positive. So, ibig sabihin, opens upward. So, ganyan siya. General shape. So, pwede natin siyang i-graph.
white person. And 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. Now, plot na natin. Dito, ito meron tayong 3-0, tsaka 2-0. Tapos meron tayong 0-12. Diba? Tama? So, plot na natin. Meron tayong 3-0. Tapos meron tayong 2-0. So, sabi dyan, mag-cross siya. So, ibig sabihin, lalagpas. Lalagpas. Okay? Lalagpas yan. Ganyan, itsura niya. General shape. Then, y-intercept natin is 0, 12. So, ano yung mga pwede natin kunin na numbers? So, meron tayong 1, positive 1, positive 4, and positive 5. So, gagawa tayo ng xy table. Same process lang, sabi sa inyo. So, number 4, XY table. So, meron kang 1, meron kang 4, meron kang 5. So, substitute tayo. We have 1, 2 times 1 squared, minus 10 times 1, plus 12. Meron kang 2, minus 10, plus 12. Meron kang negative 8, plus 12. Meron kang 4. Tama? Next, we have 2 times 4 squared minus 10 times 4 plus 12. Meron ka 2 times 16. Meron kang 32 minus 40 plus 12. Meron kang negative 8 plus 12. Meron kang positive 4. Meron ka last. Okay, last na to. Meron ka 5. Tama. So, meron kang 2 times 5 squared minus 10 raised to 5. Ay, 10 times 5 rather plus 12. Then meron kang 25 times 2, meron kang 50, minus 50, plus 12, meron kang 12. So, yung points natin is 1, 4, 4, 4, and 5, 12. So, plot natin siya 1, 4, 4, 4. So, sulat mo yung point niya na 1, 4, 4, 4. Tapos meron kang 5, 12. Yan, makita nyo. Diba? Whole number, mataas yung ating coefficient. Kaya makita nyo parang numipis siya. Paplot natin siya. Connect the dots. Sabi magkocross, diba? Sabi magkocross. Tapos mag-meet lang sila somewhere dyan. So, yun yung graph natin. O, tingnan natin. Compare natin dito. Mas mataba itong graph natin kasi ito walang coefficient kumpara dito. So, yun yung sinasabi ko, natataba or papayat lang yung graph.